Guys, kumusta? Ngayon guys, dumating na itong binili natin sa Shopee na meter. Ang gagawin na lang natin dito ngayon, gusto ko palitan yung print niya sa loob. So ito, nakaprint na ako ng SWR. Dahil gawin kong SWR itong pan niya. Itong printer niya sa loob. So yan. Sinukat ko na guys. Madali naman buksan kasi dalawang scroll. So ito yung ikabit natin. Yan, SWR. So, ingatan lang talaga ito kasi highly sensitive ito. Alisin ko na lang muna yung screw niya para magbutasan natin ito na sa...
natutulong talaga ito kapag magnet ang ganito mo guys. Oh. Muna kasi ako kailangan hawakan yung screw niya. Wala nang kapurot-purot dito. Baka magbangga yung meter dyan mag sapit. Dapat matinis ang ito ba daw. So far wala din. Ayan, meron na tayong SWR meter. Mas mura ito guys. Ang kuha ko ito sa Shopee is mga 100 yata. E kaysa magbili ka ng SWR meter na ganito, print niya SWR, eh mas mahal yun. Kaabot ng 1,000. Dito, samantala ito, 100 plus lang. Meron ka ng SWR meter. Ang piliin nyo na ganito guys, yung kwan, feeding millimeter or yung micro millimeter para sensitive, highly sensitive yung meter nya. Yan. Pwede na tayo maka-DIY maggumawa ng SWR. Try natin magawa ng SWR. Yan, DIY na SWR. So, meron na akong SWR meter. Ganito yung original niya guys. Oh. Kita ko sa inyo yung tsura. Yan o. Oh. Oh. Yan ang gaibahan niya. So, meron akong SWR. Diba? Itong printed niya guys, pwede nyo ma-download yan sa internet. Marami ako dito ng download. Eh. Sample niya. Ayan o. So, marami akong error. Kasi ginakuha ko yung size niya. So, meron din ganito na sa yung may watt meter, may SWR sa baba hanggang 1,500 watts. So, hindi ko naman kailangan yung ganyan. So, ang kinuha ko lang, yung simple lang na ganito. May power meter dito sa taas na hanggang 200 lang. Importante sa akin yung SWR niya. SWR. Meron din ganito yung signal meter kung gagamitin nyo naman sa mga signal nyo. So, dahil kailangan ko SWR, SWR ang di-print ko. Yan, ma-download nyo yung sa internet guys. Marami yan guys. Maraming mga klaseng style. So, ang pinili ko lang yung pinakasimple lang na SWR meter. Yan ang kailangan ko. So, ma-adjust mo pa man yung pan dyan. So, hanggang dito lang muna guys. Kita-kits sa susunod na vlogs. Ayan guys. Nakabit ko na doon sa signal strength DIY natin. Ayan guys. Oh. So, power meter yan. Ang SWR niya guys, ito. 1.1 yung SWR. Ito, naka-high power.
high power niya is 50 watts. Ayan, no? 50 watts ang power. Dito. Power meter natin dito. Ayun, no? 50 watts din, guys. Same sila ng read nito. 50 watts. So, DIY lang ito, guys. Ito yung diamond na meter. Power meter pati SWR. So, gamit natin is ya ISO. Yan, ya ISO na FT8800 50 watts. So, meter niya dito sa diamond is yan o, 50 watts. Dito, 50 watts din ang meter niya. Tingnan natin ang mabuti ha. Para makita niya ng mabuti. Yan o. 50 watts guys o. 50 watts. Naka meter o. O, dito. Ayan o, 50 watts o. Iwas yun doon sa kabila. So, kumukuha yung SWR natin na meter pati power meter. Ito guys, DIY lang yan guys, wireless. Walang nakakabit na wire dyan. Antena lang. DIY meter lang yan siya guys. Yung signal strength. Accurate din naman yung meter niya. Same sila ng diamond. Ito guys. Kuhan po ito. DIY ko rin ito na antenna tuner. Ayan. Gawa natin ang part 2 na video ito. Abangan niyo ito guys. Para makita niyo yung schematic nito. Guys. Gagawa tayo ng DIY na SWR. So, ito yung gagamitin natin na casing niya. Actually, ito yung lightning surge kwan ito. Assister. Lightning surge assister. So, ang purpose ng ito guys is dito mo ikakabit yung antena mo. Ito, binuksan ko na. Yan. Dito yung kakabit yung antena. Ito yung ground. So, para kahit na mag-lightning, maprotektahan niya yung kwan mo, yung radyo. Ito yung radyo kakabit. So, ngayon, dahil sa hindi ko na siya ginagamit, ang bala kong gawin dito is gawin ko siyang casing ng SWR. Ayan. So, tama naman dito yung lapad ng SWR na gagamitin natin na meter. Ito. Para ganyan siya. So, yan. Papalitan ko lang yung print niya sa loob. Kagaya ganito ginawa ko. Pumilitan ko ng SWR. Dalawa para forward yung isa reverse kumbaga power meter yung isa dito power meter dito yung SWR nya para dalawa sabay magpalo so DIY lang i-try lang muna natin okay samahan nyo ako guys. Yan nga pala yung mga meter natin guys, so na-download ko guys. So, ang kunin natin ito, SWR. Ito yung kailangan natin eh,
SWR, pati yung watt meter, yung hanggang 200 lang. Ito kasi sa taas, hanggang 1.5, wala naman tayong booster na ganyan. Kaya maliit lang yung kailangan natin. Kaya ito ang kailangan ko, maliit lang. Yan guys, ma-download nyo ito guys, sa maraming sa internet yan. Para yun ang ipalit nyo dito. Ito. Kagaya nung ginawa ko na yun, no? Pinalitan ko yung loob niya. Yan ang kinuha ko. Ganito yan siya dati. Okay. Guys, nakapag-isip ako na itong board niya sa loob, ito na lang gagawin natin ng DIY na SWR. Kasi mukhang mahirap yung built-in na nakuhan. Lightning arrester, kung yun ang gagawin natin. Yung mga tinatawag na direct coupling. So, ang gagawin ko, alisin ko itong board nito, yun ang gagamitin natin. Yung board niya. Pero single lang ito nakuhan, SWR pati power meter. Single meter lang siya. So, ang gagawin ko yung sabay. Yung sabay na papalo yung SWR pati yung power meter. Kunin ko yung board niya, i-convert natin ng dalawang meter. SWR pati power para sabay. So guys, ito na guys. Temporary connection lang yung ginawa ko dito sa SWR. Ito yung isa power meter. So, yung alligator clip ko lang muna kasi kukunin ko yung power meter pati yung SWR meter. So, ang kinabit ko doon sa dating connection niya, yung power. Kuha na natin yung power niya. Okay na. Nakalibrate ko na. So, itong SWR niya, nakabit ko na rin. So, nakuha ko yung pin niya doon. Gitempora, gihanap-hanap ko. Yan ang, dyan siya dapat ikabit, oh. Sa may switch, yung may alligator clip. So, nakuha ko na yung SWR niya kung saan siya ikabit. Para sabay sila magpalo. Para magpalo yung power meter. At the same time, magpalo rin yung SWR. Para maganda tignan, sabay sila. Yan. Tipitin natin. Yung guys, ha. Oh. Power meter. Ayan, oh. 45 watts. SWR niya is 1.2. SWR niya. So, yan. Diba guys, mas maganda yung ganyan, yung sabay. Capacity niya is, you know, 200 scale. Maganda siya guys pag ganyan. Sabay sila. So, low power natin. Low power. 20 watts. Mid to 10 watts. Mid 3, low power 5 watts lang. Yun, mga 8. Mga 7 watts. So, ganda siya. High power natin. Ayan na. 5 watts. So, ayan. Anong reading niya? So, ipifix na natin yung mga temporary connection ko dyan. So, tsaka butasan natin yung
casing niya. Ito na markahan ko na rin. Ayan, eh. Sabay sila. Power meter sa kabila. SWR meter sa kabila. Para sabay sila. Ayan. DIY lang, guys. So, butasan ko na lang muna yan. Ayan, guys. Tapos na yung SWR natin. Yan ang grid niya, oh. Sa 600 SWR readings ko 1.2. Ito yung sayagi natin. So medium power. Yan, 30 watts at 20 watts. Tapos mid to 15 watts. Mid 3 7 watts. Tapos maganda yung SWR natin, no? Full power natin. Yan, high power, 50 watts. 50 watts. So, puno tayo sa 400. SWR. Puno po ko. Ang taas ng SWR dito. 3 sa 400 14 00. So ang yagi ko kasi dito nakatuno sa 600. Ito nakatuno. Kaya yan, o, gustong-gusto niya dyan na. So, nakatuno rin yata ito sa 500. Try natin 500. 2. Ano bang yung isang pangalit mo? Ito sa kabila daw na isang yagi. Ito na natin dito sa dito yung natin nakatuna. Dito natin lagi sa 3 sa 400. So ayan, guys, hanggang dito lang muna itong vlogs natin, guys. Kita-kits sa susunod na vlogs.